Peace to all of you. Masayang araw ulit sa inyong lahat, mga minamahal na mag-aaral. Dito po muli tayo sa ating pag-aaralan sa ACF Module 61. Ako po si Brother Eliezer muli na makakasama po ninyo na magtuturo sa module na ito sa 1 Timothy chapter 1 hanggang chapter 6. Bago po tayo pupunta sa lahat ng ito, yes everybody, to please bow down your head once again, children, and let us pray to the Lord. We thank you so much, loving Father, for this wonderful day that you have given to each one of us, especially, dear God, to this student na makikinig, mag-aaral ng iyong salita. I-bless mo sila sa iyong banal na espiritu. Turuan sila na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Okay, dito tayo sa number one, truthfulness o pagiging makatotohanan. Alam ba ninyo ang pagiging makatotohanan? Yung sa action mo, totoo ka? Sa pag-iisip mo, totoo ka? Sa sinasabi mo, dapat totoo yan. Yun ang truthfulness. Yung kapitbahay namin, nung bata yan, lalaki ito, nung nag-aaral, nakitaan na siya, mga bata, ng hindi magandang pag-uugali. Hanggat sa paglaki niya, naging binata na yan, dala-dala pa rin niya yung hindi magandang pag-uugali. Hindi siya makatotohanan. At ang masaklap na ginawa niya doon sa kanyang mga magulang ito, nagrebelde siya dahil lang sa hirap ng buhay, natanim na sa kanyang isipan, sinisisi na niya ang kanyang mga magulang, at natanim sa kanyang isipan na bakit ganun na lang ang kanilang pamumuhay. Nagrebelde siya ngayon. Ang ginawa niya, binubugbog na ang kanyang tatay. Ang kanyang nanay, pinagsasalitaan na yan ng masama. Pinagmumura ang kanyang nanay. At umiiyak yung kanyang mga magulang sa kanyang ginagawa. Hanggat sa nagkaasawa rin yung anak na ito na naging napakasama sa kanyang mga magulang. Hindi totoo sa kanyang mga magulang. Nang nag-asawa siya, ang mahirap din sa kanya, nung lumaki ang kanyang mga anak, yung ginagawa niya ngayon sa kanyang mga magulang, yun din ngayon yung ginagawa ng kanyang mga anak sa kanya. Napakahirap pala, mga mag-aaral, na ikaw ay anak na walang pamumuhay sa katotohanan. Dapat, kung meron kang nagawang mali, ito yung una nating gawin. Tandaan natin yan. Ito yung truthfulness o pagiging makatotohanan. Apologize if you hurt someone. Kung may nasaktan ka na iba, dahil sa ikaw ay makatotohanan, humingi ka ng sorry sa kanya. At alam nyo ba, mga bata, ang pagiging makatotohanan pa, halimbawa, nag-uusap kayo ng teacher mo, dapat stay focus ka sa kanya. Kung sinasabi niya kung ano yung gagawin mo, o ibang tao, halimbawa, kapitbahay mo, yung tita mo, kausap mo yan, magaganda yung sinasabi niyang mga bagay sa'yo para sa ikalalago mo, sa pag-uugali mo, dapat naka-stay focus ka sa kanya. Nakatingin ka mata sa kanya. Nakikinig ka. Sumasagot ka ng, "Opo, tita." "Opo, sir."
Salamat po, sir. Okay. Mga bagay na yan ang nagpapakita na ikaw ay makatotohanan. An example, isa pa. Halimbawa, be polite. Paano yan? Halimbawa, meron kang isang bagay na hindi mo kayang abutin, halimbawa mataas, e nakakita ka ng isang tao. Anong sasabihin mo sa kanya? Yung kaya niyang abutin yung bagay na yon at iabot sa'yo. Tito, please, pakiabot nga yung bagay na yan. And pag naiabot sa'yo, anong sasabihin mo? Say thank you. Pagiging makatotohanan. Say thank you to that person. Okay? Balik tayo sa Biblia kung ano yung sinasabi niya mga bata sa pagiging makatotohanan. Ang sabi po dito, warning against false teaching. This letter is from Paul, an apostle of Jesus Christ. I urge you to stop those whose teaching is contrary to the truth. Don't let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees. These things only leads to meaningless speculation which don't help people to live a life of faith in God. We know that the law is good when we use correctly. For the law was not intended for the people who do what is right, but for the people who are lawless and rebellious. Ano yung sinasabi ni Paul dito, mga bata? Si Paul, na apostol ng Panginoong Diyos, ay sinabihan niya si Timoteo. Na sabi niya, sabihin mo sa mga nagtuturo na yung kanilang pagtuturo na yan ay itigil na nila kung ito ay kontra doon sa katotohanan. Dapat ha, ang turo, sabi ni Paul sa kanya, yung nasa katotohanan. At sabi pa niya, itigil nila yung walang kabuluhan na pagtatalo-talo dahil hindi yan nakakatulong sa buhay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi pa ni Paul kay Timothy, alam natin at sa mga tao, alam natin na ang kautusan ay mabuti, sabi niya, kung ginagamit ito sa kabutihan, sa tama. At ang kautusan ay hindi ginawa sa mga taong matutuwid, kundi ang kautusan ay ginawa para sa mga taong liko ang pamumuhay, lumalabag sa batas, at mga taong rebelde. Mga bata, ang mga tinuturo ng mga brothers ng All Christian Foundation sa inyo, katulad namin, ay mga ikabubuti po ninyo yan. Kaya nga, dapat sa paglaki ninyo, daladala ninyo, yung pagiging makatotohanan ninyo. Sa isip, sa pananalita ninyo, sa action ninyo, sa kilos, sa gawa ninyo, dapat nakikitaan kayo ng makatotohanang mga bata. Na ikaw ay anak, na ikaw ay bata, na ikaw ay mag-aral, na namumuhay sa katotohanan. That's number one. Pangalawa na ating tatalakayin, prayerful o pagiging madasalin. Mapanalinginin. Ang tanong ko sa iyo, bilang mag-aral, bilang anak, ano yung pinagdadasal mo ngayon? Alam ko yung iba sa inyo at karamihan sa inyo ay nagpre-pray. Alam nyo ba ang panalangin, mga mag-aral? Ito yung buhay natin. Hininga natin yan na mga nananampalataya naniniwala sa ating Panginoong Jesus. At alam nyo ba yung panalangin? Kung nananalangin ka, yan yung komunikasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Dito tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Yung anak ko na maliit, tinanong ko minsan noon, alam ba ninyo kung anong sinagot niya sa tanong ko? Kasi tinanong ko kung anong pinagpre-pray niya. Ang pangalan niya ay si Ruth. Ruth, ano yung pinagpre-pray mo, anak? Sabi ko, siya ay grade 1. Ang sagot niya sa akin, pinagpre-pray ko po, Papa, na kayo ni Mama ay hindi mamamatay. Wow! Nakakatuwa naman! Imagine mo yan,
Yun ang sagot niya, para hindi raw kami mamatay, kaya nagpre-pray. Eh sa inyo, ano yung pinagdadasal ninyo? Sana sa araw-araw na buhay, nakikita yung pagdadasal sa inyo. Paglabas mo, pagkagising mo, nagpray ka na. Paglabas mo, nakita mo yung nilikha ng Panginoong Diyos, pinapasalamatan mo na ang Panginoong Diyos sa kagandahan ng nilikha ng Diyos sa mundong ito. Dapat nananalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Paglabas mo at may pupuntahan ka, manalangin ka pa rin. Kailangan mo yan sa proteksyon. Kung may gagawin ka, kailangan mo pa rin manalangin sa Diyos, hingin ang tulong niya upang tulungan sa gawain mo na yan. So napakalaga ang panalangin at sabi ni Brother Eliezer, ang pananalangin ay yan ay communication sa Diyos, yan ay hininga natin bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Balikan natin ang Biblia kung ano yung sinasabi niya tungkol sa pananalangin. Instruction about worship. Paul said, I urge you to pray for all the people, ask God to help them, intercede in their behalf, and give thanks for them. Pray for the kings and for all the authorities so we can live peaceful life marked by godliness and dignity. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy, and I want women to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and fix their hair, and should learn quietly and submissively. Do not let women teach men or have authority over them. But woman will be saved and continue to live in faith, love, holiness, and modesty. Ano yung sinasabi ni Paul o Pablo dito po sa pagiging madasalin? Ang sabi niya mga bata, sabi niya tayo daw ipanalangin natin ang mga tao. Ang lahat ng tao na ang Panginoong Diyos tutulungan niya sila. At sabi ni Pablo, pasalamatan ninyo ang Diyos para sa kanila. Ano pa yung panalangin natin? Ang sabi ni Pablo, ipanalangin niyo ang mga hari, ang mga nasa authority. Upang sa ganon, bakit? Para kayo ay makapamuhay ng mapayapa, may kalinisan at may pagkamakadiyos. Bakit kaya sinasabi ni Paul, mga bata, na ipag-pray natin yung mga taong ito at lahat ng tao? Katulad ng presidente natin, bakit kailangang ipag-pray natin? Hari sa Pilipinas, presidente. At yung mga nasa baba ngayon, kahit nga hanggang sa doon sa school, pagdating doon ay ipag-pray din natin yung mga janitor. Lahat ng tao ipag-pray natin, maging mag-intercede tayo, mamagitan tayo, sabi ni Paul. Bakit? Para magkaroon ng kapayapaan dito sa bansa nating Pilipinas at sa buong mundo. Para magkaroon ng pamumuhay na may pagkamakadiyos ang tao, mga tao, at may kalinisan sa kanilang mga buhay. Bakit tayo nagpre-pray? Yun ang mga dahilan, mga mag-aaral. Hindi lang yun. Ang sinabi pa ni Paul, sa mga kalalakihan, dapat manalangin sila na nakataas ang kanilang mga kamay. Pwede po yan. Sa inyo, mga bata, pwede tayong magtaas ng kamay pag tayo ay mananalangin bilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At huwag silang dapat magagalit, yung mga kalalakihan, sabi ni Pablo. Para sa ganun ay walang mapuna ang mga tao ng ibang tao sa kanila. Yung mga kababaihan naman doon sa loob ng simbahan, ano pa?
dapat sila, sabi ni Pablo, na maging mahinhin, maging maayos ang pananamit, maging disente yan. Dapat yung kanilang mga buhok ay maging maayos. Tahimik sila sa church na yan at sila ay dapat nagpapasakop. Yung mga kababaihan, sabi ni Pablo, dapat huwag silang magturo. Huwag silang mataas kesa sa mga kalalakihan. At dapat ang makita sa kanila, sabi ni Pablo, na sila ay maligtas bilang may pananampalataya sa Panginoong Diyos, may pag-ibig at may kabanalan at kalinisan sa kanilang pamumuhay. Mga mag-aaral, dapat yan ang makita sa atin. Mga kalalakihan, yung sinabi, pwede tayong manalangin na kahit nakataas ang kamay. Huwag niyong iwaglit sa inyong isipan, pag nagising ka na sa umaga, manalangin ka na may pasasalamat sa Diyos. Mga kababaihan, dapat din, ganun din sa mga kalalakihan, pag nagdamit kayo, dapat disente yung pananamit. Hindi yung mga maiiksi ang mga sinusuot. Kulang dito, kulang din dito sa pambaba. Hindi ganoon. Dapat nakikita yung pagiging malinis, disente, at yung mga buhok, lalo na sa mga kababaihan, yan din ay turo sa inyo, dapat maging maayos yan. Sana yung pangalawang lesson, pagiging madasalin, taglayin ninyo sapagkat ang Diyos nakikinig at tinutugon niya ang panalangin ng mga nananampalataya sa Kanya. Pangatlo na ating tatalakayin, ito ay integrity o dangal. Ang ibig sabihin ng integrity is the quality of being honest. Pagiging tapat mo yan. Okay? So dapat yung integrity, yung dangal natin, ibig sabihin yan, walang napupuna ng ibang tao sa atin. Wala tayong kapintasan. Walang masasabi na laban sa atin. Kasi bakit? Honest ka. Kasi bakit? May integridad ka. Halimbawa, kung ano yung ayaw mong gawin ng iba sa inyo, huwag mong gawin sa iba. Treat others the way you want to be treated. Kung ayaw mo, nasaktan ka ng iba, huwag kang manakit sa iba. At kung halimbawa naman, meron kang nagawang masama, huwag mo namang sabihin na yung kaibigan mo ang gumawa nun. Kasi wala ka ng integrity. Kung yung blame na yan, yung sinisisi mo yung kaibigan mo, sinasabi mo siyang may kasalanan dun sa ginawa mong palpak, mali, halimbawa, nagnakaw, sinasabi mo na yung kaibigan mo ang nagnakaw, wala ka ng integrity. Isa pang halimbawa, bumili ka sa kapitbahay ninyo sa tindahan. E sumobra ng 15 pesos yung sukli. Anong gagawin mo? Kukunin mo ba yan? O ibabalik mo? Pag binalik mo yung 15 pesos, sasabihin ng tindera sa'yo na napakabuti mong bata. Ibig sabihin nun, honest ka, may integridad ka. At ngayon, balik tayo sa Biblia kung ano yung sinasabi ni Pablo at ito yung sinasabi niya. Leadership in the church. Paul said, if someone aspire to be an elder, he desire an honorable position and must be a man whose life is above reproach. He must faithful to his wife, exercise self-control, live wisely, and have good reputations. He enjoyed having guests at his home and able to teach. He must not be heavy drinker, must be gentle, not quarrelsome, and not love money. He manages his own family, and he is not a new believer. Deacons must be well respected and have integrity. He committed in mystery of faith and have clear conscience. Faithful to his wife
and must manage his household well. Those who do well will be rewarded with respect and will increase the confidence and their faith in Jesus Christ. Maliwanag yung mga sinabi ni Pablo dito. Ang sabi niya, kung sino man ang naghahangad na maging tagapangasiwa ng iglesia, dapat naghangad siya ng mga mabubuting gawain. Like for example, ano po yung mga sinasabi ni Paul? Ang tagapangasiwa sa iglesia na yan ay walang kapintasan. Walang masabi ang mga tao sa kanya laban sa kanyang pag-uugali. Ibig sabihin, mabuti ang kanyang ugali. Pangalawa, dapat tapat sa kanyang asawa. Kay isa lang ang kanyang asawa at pinakamamahal niya. Hindi niya niloloko ang kanyang asawa. Okay? Nakakapagpigil sa sarili. Ano pa? Namumuhay na walang kapintasan. Bukas ang tahanan para sa iba. Okay? Hospitality, ang ibig sabihin noon. At meron siyang kakayahang magturo. Okay? Hindi lang po yon. Hindi siya lasinggero. Siya ay mahinahon. Hindi siya madaling magalit. Hindi siya palaaway. Yun ang mga sinasabi ni Pablo. Nakatangian ng isang tagapangasiwa ng simbahan o iglesia. At hindi maibigin sa salapi. Meron pa. Dapat mahusay, mamahala sa kanyang sariling pamilya. At hindi siya bagong mananampalataya. Dapat may pananampalataya siya na napakalaki sa ating Panginoong Diyos. At meron din sa mga tagapaglingkod, sabi niya, ano ba yung mga tagapaglingkod na yan? Dapat kagalang-galang. Nire-respeto yan. At dapat pag nakikipag-usap yan, tapat. Tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos at malinis ang kanyang budhi. Yung kanyang konsensya, malinis. Kasi wala siyang nasasaktang tao, naagrabyadong tao. Siya rin ay dapat tapat sa kanyang asawa, marunong mamahala sa kanyang pamilya, sapagkat bakit? Ano kaya yung reward na sinasabi dito? Siya ay irerespeto ng mga tao. Makakagin siya ng respect sa mga tao at saka magkakaroon pa ng karagdagang kumpiyansa sa kanyang sarili at madadagdagan lalaki pa ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So yun mga bata ang dapat taglayin ng isang lingkod ng Panginoon. Kayo din, sana balang araw, this is my prayer to you, na dapat kayo ay maging lingkod ng Panginoong Diyos. Napakasaya. Maraming blessing ang Diyos sa mga tao na naglilingkod para sa Kanya. At pag dumating yung punto na yan, huwag niyong kalilimutan ang salitang integrity. Sapagkat itong integrity na ito, ito yung magdadala sa iyo sa mga sinabi ko kanina na reward. Respeto ka ng tao, magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa iyo, at dyan palalaki ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Meron ba kayong natutunan? Sana, hindi lang ulit pumasok, lumabas. Tulungan kayo ng Diyos, mga mag-aral, na may sa buhay ninyo ang lahat ng ito. Let us pray. Amang banal, salamat sa turo mo sa mga mag-aral na ito. Ang lahat ng aming tinalakay, dalangin ko po, O Diyos, na gabayan, tulungan po sila na may sa buhay po nila ang mga ito. Lord, bless mo ang kanilang mga pamilya. Bless mo ang kanilang mga pangarap. I-bless mo, O Diyos, maging ang kanilang mga teachers. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Salamat sa pakikinig nila, sa time na binigay nila. Pakaingatan muli ang mga mag-aral na ito.
Ikaw po ang patuloy na magpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa inyo, mga mag-aaral, mga bata. At sa susunod po muli nating pag-aaral, magkita-kita po muli tayo. At ang Panginoong Diyos ang magbigay ng patuloy na pagpapala. Magpapaalam na si Brother Eliezer sa inyo. Pansamantala, susunod, magkikita ulit tayo. Goodbye and may God bless you all.